Magkano ang sahod ng mga guro sa Pilipinas? Ang mga guro ay may maharagang papel sa ating lipunan. Sila ang tagapaglinaw ng kakayahan, kaalaman at kaisipan ng kabataan na sinabi ni Rizal na pag-asa ng ating bayan. Nagsisilbi rin sila pangalawang magulang ng mga mag-aaral. Tulad ng ibang empleyado ng pamahalaan, ang sahod ng guro ay nakabatay sa tinatawag na salary grade alinsunod sa salary standardization law. Magkano ang sahod ng isang guro sa Pilipinas? Bago ka magpasya kung nais mo maging isang guro, ay dapat mo malaman kung magkano ang sweldo ng papasukin mong profesyon. Isang tanong, kung nais mo pa rin maging isang guro, alam mo kung magkano ang kita ng isang guro. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin. Tulad ng nabanggit kanina, sahod ng isang guro sa Pilipinas, kabatay sa salary grade. Tinutukoy natin dito ang mga guro nagtuturo sa mga public school, hindi yung mga guro na trabaho sa mga private school. Ang isang guro sa public school nag-uumpisa sa pinakamababang posisyon na teacher 1. Sila ay may sahod na salary grade 11. Sa salary standardization law, pinirmahan ni Pangulong Duterte noong January 8, 20, isang empleyado na may salary grade 11 makakatanggap ng pinakamababang sahod na umaabot sa 23,877 pesos bawat buwan. May walong step mayroon ang bawat salary grade. Nangangahulugan ito ang sweldo ng guro na aaring dagdagan bawat 3 taon. Siya ay may magandang performance. Ang dagdag na ito ay kakarampot lamang. Bukod sa basic salary, mayroon pang ibang benepisyong natatanggap ng isang guro. Ito ay ang mga sumusunod: year bonus, year-end bonus, cash gift, presentation and transportation allowance, productivity incentive benefit, productivity enhancement incentive, performance-based bonus, ting allowance, loyalty pay, anniversary bonus. Ang mga ito ay tinatanggap isang baguhang guro, empleyado ng pamahalaan. Samantala, ang isang guro na nagtatrabaho o nagtuturo sa isang pribadong paaralan ay tumatanggap ng mas maliit na sahod. Sa mga malalayang lalawigan ng Pilipinas, may mga guro na kumikita lamang halos 8,000 pesos kada buwan. Ayon sa saligang batas ng Pilipinas, ang sektor ng edukasyon ay dapat bigyan ng pinakamataas na budget ng pamahalaan. Ito ay upang bigyan ng sapat na sahod at benepisyo ang mga guro. Bibigay daan din ito upang mas maraming kabataan ang maakit na maging isang guro. Sa palagay mo ba ay sapat at tama sa lukuyang sahod na tinatanggap ng isang guro sa Pilipinas? Komento lang ang opinion mo sa baba. Samahan niyo akong muli sa mga susunod pang mga video. Panigurado may bagong aral, kaalaman kang matututunan. Ang inyong Kuya Gio, papaalala, ang kaalaman ay isang kapangyarihan. Maraming salamat sa panonood. God bless.